Hey guys, what is up? So today, welcome back to another video. So in this week's video, guys, ngayon lang ako ulit gagawin ng ganitong klaseng video aside from K-pop and vlogging. So dati, gumawa kasi ako ng mga videos regarding sa kung paano ako nakasurvive ng pharma and kung paano ako nag-review regarding sa board exam. So madaming questions doon na galing sa mga first year or mga senior high students na gusto mag-take ng pharma. So sa video ito, gusto kong sagutin yung mga questions nila at kung paano ay makatulong at makapagbigay ng tips, I guess, para makapag-decide sila kung pharma ba talaga yung para sa kanila. So, nasa butika ho ngayon and huwag kayong mag-alala, walang problema kasi eh, wala namang humibiling na siya. No, kasi Sabado ngayon. So, yun. So, konting background lang about me. So, ako po ay isang pharmacist. I graduated last 2016 sa BS Pharmacy ko and nag-take po ako ng Doctor of Pharmacy or PharmD sa CU Makati and I just graduated last year, 2018. So, yun lang, para magiging credible lang naman kami dito. Hindi mo para baka sabihin yung memo-mema lang kami dito. Siyempre, ayoko naman sagutin lang yung mga tanong na ako lang. Siyempre, gusto ko naman din na may makakabatuhan ako ng mga ideas or thoughts regarding sa mga questions. So, nandito po ang aking kaibigan from Batangas City. Introducing my friend, Miss Jenelita Motel! Hi, guys! So, ito po si Jed. So, siya ay pharmacist din. Parehas kami graduate at the same year. Ang aking friend ay incoming third year med student. Wow. So, sa mga may tanong regarding sa med or kung maganda bang pre-med ang pharma, si Miss Montes ang makakasagot nun. So, punta na tayo and let's answer this video. Sa tayo pupunta? So, nakuha ko yung mga questions na a-answer din namin dun sa mga YouTube videos ko nung mga nakaraan na tinanong ng mga incoming first year students. So, eto na. So, first question is, hi, ask ko lang po kung may chance na makasurvive yung mga katulad tong average lang na di matalino pero di rin mangmang. Expensive din po ba yung tuition? So, oo naman, average lang din naman kami. Oo naman, average lang din naman kami. Hindi naman kailangan ng sobrang talino. Basta kung gusto mo yung ginagawa mo, tsaka meron kang passion, tsaka drive to do it. Okay, do it talaga. Sa akin naman, okay lang na as an average person ka lang, makakasurvive ka na naman sa pharma. Kasi ako, hindi naman ako honor student nung graduate ako ng high school and I think hindi naman ako ganun katalino. Siguro okay, lang, hindi naman kami brainy talaga. Hindi naman kami brainy. Kami mga average student, minsan yan baka hindi lang average eh. Below average. Basta mag-aral ka lang, dedication lang sa pag-aaral and time management. Sa tuition naman, nasa sa'yo naman, yun kung saan mo gustong school. May mga school naman kasi na mura, may mga school na sobrang mahal talaga. Sa amin, kung gusto nyo malaman sa CEU, mag-inquire na lang. Mag-inquire na lang? Hindi naman kami HR. Pero nung time namin, parang mga nasa 30 to 40. Pero sa ibang school, mas mahal. So, nasa sa inyo na yun. Kung may pera naman kayo, eh di ko saan school ka gusto. May mga scholarships din naman palang ino-offer sa school. Okay. Next question. Hello po kuya, nasabi nyo po na hindi nyo po first choice yung pharmacy. Ako din! Wait lang naman. Kamusta naman po ang experience nyo adjusting? Possible po bang magustuhan nyo na yung course once na pumasok na kayo doon? First choice ko po kasi sana medtech, kaya lang medyo doubting po ako kasi medyo mahal tuition tapos maliit sweldo in future. Oh. So, I'm confused po kung magugustuhan ko na rin po ba yung pharma. Hoping for your reply po. Yun, hindi namin first choice ang pharma. Ako personally, hindi ko first choice ang pharma. Ikaw? Never my choice. Kaya hindi bumili sa akin eh. Same din, sa akin din. Kasi nga may business kami na pharmacy. So, pharmacist din yung nanay ko. So, yun. Parang sila lang yung nag-ujok sa akin. Oh, ujok! Sila lang yung nag-push sa akin na mag-pharma. Ako gusto ko talaga tourism. Ikaw? Dari. Ako talaga yung first choice ko dati, medtech. Sabi-sabi lang. Medtech tas bio. Tapos nung nag-exam na ako, sabi ng nanay ko na mag-enroll na mag-pharma daw ako. And naniniwala ko, mother's no best. Hindi okay, nai. Oh, matigalit. Tunod ko na lang, nanay ko. Kamusta naman yung experience adjusting? Wala, siguro naman talaga mag-a-adjust ka kasi first year student ka. So first time mo maging college student and kung galing ka sa province, madaming adjustments. Pero once na nasanay ka naman na, kayang-kaya na. Tsaka ano, pag yung magaling ka bumili ng kaibigan, sa kaibigan talaga kaya ka magsusurvive. Kasi may mga times na mahirap talaga. Ay, kasi hindi mo kaya sarili mo lang. Ito siya sa tungulong sa akin. Para mo ka-survive. Yeah. Friends talaga. Kasi minsan, kahit sobrang toxic sa school,
Pag yung mga kaibigan mo, nagtutulungan kayo, nakakayang lagpasan yung mga problema. Ang tanong niya, kung pwede mo daw magustuhan yung course once na pumasok ka doon. Ano? Oo naman! Sa una, mahirap, syempre mag-a-adjust ka. Pero habang tumatagal naman, makakapag-decide ka kung nagugustuhan mo talaga or hindi. Sa aking part, nagustuhan ko naman siya, pero hindi siya yung talagang parang, alam mo yun, yung gustong-gusto mo talaga. Pero gusto namang, nandun ka na, sayang yung oras. Sayang yung oras, sayang yung pera. Before ka mag-take ng pharma, kung hindi mo talaga gusto, kausapin mo muna yung magulang mo. Sabihin mo yung side mo kung ba't ito yung gusto mong course aside from pharma. Kasi at the end of the day, kunyari, pinilit ng parents mo na mag-pharma ka, pero ayaw mo talaga, ikaw din yung magsasuffer and ikaw. Or ano naman, kung gusto mo talaga sa diyo nanay mo, edi gawin mo muna, tapos kapag nagawa mo na yung gusto nila, parang nag-imasaya na sila, gawin mo naman yung gusto mo. Pwede naman yun eh. Ah, yan. Tama so, din yun, oo. Saka sila din yung gagastos. Ah, actually, yun nga eh. Sila naman yung gagastos. So, talagang no choice ka. Not unless gusto mo maging working student para ma-push mo yung gusto mo. Pero maniwala ka sa parents mo kasi alam din ako anong maganda para sa iyo. Yes. Ako kung hindi ko sinunod yung parents ko, siguro hindi ko sila na-meet, hindi ko nagawa yung mga or na-achieve yung mga bagay na na-achieve ko sa buhay. Tapos sabi niya dito, first choice ko po kasi sana is medtech. Kaso daw, medyo mahal ata yung tuition at maliit yung sweldo in the future. Actually, totoo yun. Kasi meron ng klase, medtech sila. Oo, medyo bababa nga daw. Siguro mahalaga talaga yung pera, pero kung gusto mo na may ginagawa mo, di ba? Eventually naman. Wala, dire-diretso ka lang din naman. Wow. Huwag mo agad unahin yung pera. Hindi mo naman malalaman kung hanggat di mo sinusubukan. We don't know what the future holds. Wala pa kadami sinasabi, okay? Bakit yung mga vid na nakikita ko na pag pumupunta sila sa ibang bansa para magtrabaho, kailangan muna nilang kumuha ng program para makakuha ng certificate ng pagiging PA or pharmacy technician? Hindi po ba pag nag-PharmD na ang hawak mong pharmacist na pwede mong kunin trabaho sa ibang bansa? Oo nga, graduate ka dito ng pharma, pero yung curriculum kasi abroad is different sa curriculum natin sa Pilipinas at the moment. Kasi sa Pilipinas, ang kailangan lang para maging pharmacist ka is 4 years, so yun yung BS pharmacy. Pero sa abroad, para makagraduate ka na as doctor or pharmacy, kailangan mo 6 years. Kailangan talaga magtitake ka muna ng certification exam pag gusto maging pharmacy technician kung graduate ka lang ng 4 years. Kasi hindi ka magiging lisensyadong pharmacist doon kung hindi ka graduate ng at least 5 or 6 years dito sa Pilipinas para maging equivalent tapos mong degree dito sa Pilipinas. So, yun. Tsaka feeling ko, iba kasi talaga yung practice sa Pilipinas ng pharmacy saka sa ibang bansa. Ayaw mo bang mag-serve sa bayan natin? Bakit naman mag-a-abroad ka pa? Wow. Next question. We're kinda alike po, hahaha. A K-pop fan since then. Sobrang helpful po ng video nyo for me who's planning to take up BS Pharmacy in college. To be honest, gusto ko po talaga i-pursue ang tourism pero hindi ako pinapayagan ng parents ko kasi hindi nila secure yung future ko with that and also hindi rin po madali makahanap ng work as of them. And they want me to go with pharmacy for practicality na din, which is okay lang din kasi gusto ko yung math and science subject. Wow, buti pa siya. So currently, I'm turning grade 11 STEM this school year. I just wanna ask what jobs are waiting for me after I graduated or after I pass the board exam, I claim it, Lord. Wow, taray, nag-claim na siya kahit graduating pala ng senior high. Thank you so much for this content and good luck din po sa inyo. So katulad nga nung sinagot namin question kanina, may mga times talaga na ayaw ng parents mo yung mga ginusto mo. So, ang advice ko lang sa ganyan is sundin mo na lang sila. Kasi wala namang ibang taong tutulong sa'yo kundi parents mo. Kundi ngayon, sundin mo na lang sila. Then, after mong graduate, gawin mo yung gusto mo. And tama naman sila for practicality. Hindi ko naman sinasabi na hindi practical na maging tourism student ka. Siguro para gusto mo talaga ng tourism, mas i-explain mo yung mga opportunity na hindi alam nung parents mo regarding sa tourism pag yun yung tinake mong course. Kasi, ang akala siguro nila pag nag-tourism ka lang, magiging ganito ka lang. Parang nagbibigay sila ng boundaries. Parang sobrang old-fashioned na nung alam nila about tourism. Which in fact, madami pa talagang ginagawa yung ibang tourism graduates. Tsaka gusto niya kasi din mag-tourism. O kaya pinapaglapat ko din yung mga tourism na yan. Sa karma, madami trabaho. Kasi kakagraduate lang namin. Ang dami ng hiring talaga. Mm-hmm. Kasi work is everywhere. Kasi pwede ka sa hospital, pwede ka sa butika, pwede ka sa manufacturing, pwede ka sa research, pwede ka mag-academy. Madami. Madaming opportunity sa pharma. Hindi ka mamumblema pag graduate ka na pharma student. Mm-hmm. Hindi ka mamumblema. Lagi ka may trabaho. Lagi may butika magbubukas at maghahanap ng pharmacy. Ikaw na bahala ko na tagapin mo. Ikaw na pumili. Pwede kang magtayo ng butika mo. Mm.
Madami opportunities, huwag ka mag-alala. Hindi ka pinapahamak ng magulang mo. Secured yung future mo pag nag-take ka ng pharma. And ganun din naman kapag sa ibang course na tinake mo, lagi ka naman secured. Nasa sayo na lang yun kung paano didiscarte sa buhay. And sabi niya dito, gusto daw niya yung math and science. O, laking tulong yun. Malaking tulong yun. Pero akala mo walang math ng pharma. Meron talaga. Okay, nasagot na natin question niya. Lex? May maintaining grades po ba na requirement sa pharma? Oo, oh, kung gusto mo mag-scholar. Basta stress yung grade mo, oh, di makakagraduate ka. Basta may maintaining grades, kung gusto mo magkaroon ng honor, gusto mo maging scholar, laging may maintaining grades, parang 1.5 ata sa amin ng time na yun. Basta makapasa ka lang, yun ang mahalaga lagi. Makapasa ka lang. Baka may tutunan ka dapat, hindi naman pwedeng pasapasa lang, walang matutunan. Yeah, at kasi at the end of the day, kung ano yung nalaman mo sa school, i-apply mo sa totoong buhay. Hindi naman yung grades mo yung gagamitin mo para makapagtrabaho ka. Yung grades mo lang para makakatulong lang yan. Siguro leverage mo lang kapag hahanap pa ng trabaho. Gusto ko po talagang mag-pharma. And yun po ang inilagay ko sa college apps. But I really hate chem. Sobrang enemy po kami ng chem. Any tips po? Wow. Ayaw mo, hindi din ako magaling sa chem dati. Third year yun, di ba? Third year high school yung chemistry. Sis, di ko talaga alam. Kasi di ba yung pumili ng course ko, nanay ko. Tapos sabi nung friend ko, uy, madami yung chemistry. Eh di, syempre medyo kanaban ako dahil, ha? Pero ano, nung nag, ano na, pumapasok na, ewan ko, minahal ko na din yung chemistry. Tapos natingan ko na. Kasi minahal yung chemistry, ayan, totoo ba yan? Helium, chelak. Siguro, kung mag-aaral ka, kahit gaano kahirap yung subject, kung mag-aaral ka, malalagpasan mo yan. Saka walang bagay na hindi natututunan. Oo. Gusto mo talaga mo siyang tututunan. Pag ang mindset mo lagi is, ay hindi ko naman kaya to, ay mahina ako sa subject na to, hindi ka makakasurvive. Lahat ng bagay mahirap, pero walang bagay na hindi mo kayang pag-aralan at hindi mo kayang lagpasan. Kung tatanungin nyo kami kung mahirap, mahirap talaga. Wala yung mga structure? Oo, madami ka kasing papag-aralan. Next, hi po, grade 9 student po ako. May kaibigan po ako na gusto maging pharmacy. Tinatanong... Bakit naman gagawin mo naman boutique? Charot. Gusto okay. Maging pharmacist. Tinatanong niya ako kung ano daw po ba ang... Kakabisaduhin mahirap daw ba? Or okay lang sa kung kakabisaduhin daw po ba yung periodic table kasi hirap daw siya magkabisado. Kaya maghahanda na daw po siya. Taray! Mas bata po yung nagtatanong advance mag-isip. Totoo! Wala pa nga kung napipili siya, meron na. May subject doon na kailangan mo talaga minsan aralin yung mga elements na yan. Siguro mag-memorize mo lang siya eventually kasi lagi mo siyang ginagamit. Simula first year hanggang fourth year, gagamitin mo yung periodic table na yan. So, so kung gusto niya memorize ngayon, pwede din naman! May mga subjects na nagre-require na talagang alam mo yung periodic table. Pero hindi naman all lahat ng subjects kailangan gagamitin mo yung periodic table. Ang importante lang for me, I think, is yung atomic weight at saka yung symbol at saka yung pangalan niya. Yun, kasi so, mostly yun yung ginagawa. Ginagamit pala, rather. Okay, next question po. Legit po bang kailangan kabisado lahat ng gamot sa buong mundo para mag- Sino buong mundo? Sige, sa Pilipinas kayo, hindi namin alam. Sino ba, Einstein ka ba? Hindi mo naman kailangan memorize lahat. Dapat lang alam mo. Yung bawat gamit ng gamot. Yun yung misconception about pag magtitake ka ng farm na kailangan mong sauluin lahat ng gamot sa buong mundo. Hindi. Hindi mo kailangan sauluin yung gamot, hindi mo kailangan sauluin yung memes. Kasi itatakil naman yan sa per subjects. Hindi branding ang inaaral, kundi generic names. Yun yung more common name ng mga lahat gamon. Ng gamot. Masasanay ka na makakabisado mo na yan habang nag-aaral ka ng pharma. Ayan, o yan. Generic name, ito yung brand name. Oh, Losartan, Natrasol. Yes, 50 mg. Very pinag-isipan. Very pinag-isipan, Natrasol. O, hindi to sponsored, ha? So, ito lang yung importante lagi sa mga gamot. Basta alam mo to, alam mo yung use ng gamot na to, alam mo kung ilan yung dose, okay ka na. Good to go ka na. Kaya nga pati may meron tayong memes, may internet tayo para makatulong sa atin para ma-address yung mga questions ng mga customers or mga patients natin. Pati ang pagturo naman ng mga gamot sa pharma is by classification or by use. So hindi ka mahihirapan na sauluhin. Okay, next question po. Hello, ako po ay grade 11 student. Gustong-gusto ko talaga yung pharmacy. Wow, buti ka pa. Gusto-gusto mo. Kailangan po ba magaling mag-English? Hindi naman. Pero maganda na marunong ka kasi ano, if ever gusto mong mag-work abroad or kahit nandito ka naman, para syempre hindi mo naman masasabi yung mga customers, merong mga foreigner and everything. Para magkaroon ka ng ano, good communication skill tsaka proper counseling. Basta marunong ka lang mag-English and you know how to express your opinions or thoughts in English. Kaya na yun. Hello po kuya, paano po maging clinical pharmacist? So clinical pharmacy, kung hindi nyo po alam, yun yung ika-fifth year ng BS Pharmacy course, which is 4 years. So,
So, pag nag-take ka ng another year, magiging clinical pharmacist ka na. May mga schools na nag-offer nito, katulad na CEU, UST, Adamson, sa Davao din yung ano ba yun? Basta meron sa Davao na nag-offer din ng ganun. Okay, next question! Ah, ito na. Ito gusto ko to. Ito for you. Haha, next year, college na ako, kuya. Pinipilit ako ng nanay kong doktor na mag-pharma. Pero nursing or medtech talaga ang gusto ko as a pre-med course. So, ano sa tingin mo, doktora? Doktora. Hindi lang mag-walk out. Ano naman yan, yung mga courses naman, yung kanya-kanyang strength and weaknesses. Saka may mga subject na pwede maging forte mo pag yun yung kinuha mong course. Pero, lahat naman sila, helpful. Magagamit mo. Helpful siya actually, sa course. Kasi sa med, may pharma. So, pharma ako, medyo ano ka na. Hindi naman galing-galing. Medyo familiar ka na. So, kung medtech ka, about sa, ano ba? Pathology. Tsaka may micro din. Para, ganyan. Pag nursing naman, di ba, syempre, hindi naman tayo lagi sa school. Maganda na yung, ano nila, patient interaction. Yun. At saka yung paglagay-lagay ng mga IV lines, oo, ganyan. Oo, sobrang halaga nun. Tsaka sa med naman, di naman kailangan na ganito yung course mo. Lahat pwede, kahit ano. Pero ako, yung nagsisisi na pharma, kinuha ko. Okay, pero kung papapiliin ka, aside from pharma, ano pang mas maganda? Second to pharma. Hindi ko sinasabing best ang pharma, pero ano yung second choice mo, if ever? Medtech. Maganda yung medtech. Huwag mong isipin na may pinakamagandang course sa med. Kasi, eventually, pag ando na kayo, pare-pare na naman kayo nangaaralin eh. Parang edge na lang nung may alam kang something sa ganito. Pero pag nandito, ituturo din naman sa inyo, tsaka aralin mo. Since pharma kami, kung pharma yung kukunin mo, okay din siya kasi alam mo na yung mga aralin mo. Kung saan ka magpo-focus kasi, pharmacology, sobrang dami niyan. Alam mo yung mga mas mahalaga na pwedeng itanong. Alam mo yung mga common. Alam mo yung mga common na gamit. Pag nag-doktor ka naman, di ba, kailangan ng reseta. Yun naman talaga, kailangan sa yung pasyente yung reseta. So, dapat, maganda yung may maganda kang background sa gamot para alam mo yung treatment plan. Pinakamagandang gamot. Para hindi ka lang ano, yung ano yun? Yung shotgun prescribing. Next question. May computations din po sa pharma, di ba? Mahirap ba? Math kasi pinakamahina ako. So, takot ako mag-take ng pharmacy. Ako din, mahina ako sa math. Lalo naman ako. Sobrang ha? Friend algebra, 75. Algebra ko, 78! Oo, 75. Never ako nagka-80 sa algebra. Noong high school. Madaming computations na subject sa pharma. Especially, pagdating mo pa lang ng first year, meron ng pharmaceutical calculation. So, madali lang naman siya. Wow, madali. Medyo mahirap din. Depende siguro sa prof. Kung yung prof mo magaling magturo at magaling mag-simplify kung paano i-solve yung mga problems, kayang-kaya. Tsaka minsan kasi parang simple ratio and proportion lang naman halos. Kung marunong ka ng ratio and proportions, mapapasa mo na ang farm ka. Pero yung mga formulas na kailangan mo memorize. Kasi yung dosing, pero sa bata, iba. Yun. Sa physical pharma, sa QC din, meron. Sa pharmacokinetics, meron din. Basta madaming math. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina, walang bagay na hindi mo kayang lagpasan basta magsikap ka at mag-aral ka. So, last question po. Last, nanggagaling sa isang pharmacy student na. Advice naman po para sa third year student na pharma na sub-sub-sub na sa pag-aaral. Pagod na ba? Hashtag hirap sobra. Pero kaya. Yun, ang ganda na sinabi mo sa orong hirap pero kaya. Alam ko yung hirap na pinagdadaanan mo kasi ang third year, I think, is yung pinaka-crucial part kasi nandun yung pharmacology. Nandun kalimitan yung major subjects. So, mahirap talaga. Pero ang advice ko lang sa'yo, always na mag-pray ka lang every time na mag-aaral ka. Time management. And know your priorities. Tsaka sa mga first mo, hindi mag-group study kayo. Ganun ginagawa namin noong third year. Wow. Group study kami. Okay naman. Tapos sasabay-sabay kayong pumasa. Pati konting push na lang. Third year ka na o. Fourth year Serious na lang. Serious, konting-konti na lang. Tapos board exam. Pharmacist. Pharmacist ka na. So yun, sana nakatulong yung mga chever na. Yung mga dapat dadadaan niya kami dito. Sana nakatulong itong video na to sa inyong lahat. At yeah. Good luck sa mga magte-take ng pharma dyan. Yeah. Kaya nyo yan. Kung mag-med, go lang. Mm-hmm. So yun, kung gusto nyo lang kaming i-follow. Pwede din naman. Oo, pwede din naman. You can find me at Instagram and Twitter. Arshie Tromaisin po yung pangalan. At wow, very pharmacist one pala. Jedelita. So yun lang. Share din tayo. And mag-subscribe pala kayo sa YouTube channel ni Jedelita. Meron din po siyang YouTube channel. Meron din naman. Medyo busy lang. May dalawang videos po that panoorin nyo po. Kami dalawa din yung laman, no? That's it for this video, guys. I hope you guys like it. Please give it a thumbs up if you do like this video. And please subscribe to my channel, Arshie. Thanks for watching. Bye! Bye!